May 1 kilometro na si Amanda mula sa bahay. At kanina pa may pakiramdam siyang tila may lihim na sumusunod sa kanya. At kung lilingon naman siya ay wala siyang nakikita. Ni walang maririnig kundi ang mga yabag ng sariling kabayo at ang huni ng mga ibon at pang-araw ng mga insekto. Binagalan niya ang pagpapatakbo sa kabayo at nakiramdam ng mabuti. Natitiyak niyang may sumusunod sa kanya sa madilim na bahagi ng gubat sa kanan. Umaabot sa tainga niya ang mga naaapakang tuyong sanga. Unti-unti nang bumabangon ang kaba sa dibdib ni Amanda. Hindi marahil siya mahusay na mga ngabayo. But she could handle this horse in one way or another. At mapapatakbo niya ito ng mabilis at bahala na. Kasabay ng pagbaling niya sa renda ng kabayo, pabalik sa pinanggagalingan, ay umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Humalinghing ang kabayo na natakot at bumilis ang takbo. Sa gulat ay napadapa si Amanda. At napakapit ng mahigpit sa leeg ng kabayo kasabay ng pagtili. Muntik na siyang mahulog subalit hindi siya bumitaw at habang mabilis na tumatakbo ang kabayo, sinikap niyang iayos ang sarili sa ibabaw ng hayop. Kung masisiraan siya ng loob, ay mapapahamak siya. Gusto niyang umiyak sa takot. Takot para sa kanila nang nasa tiyan niya. Paano kung parehong may mangyaring masama sa kanila ng anak niya? Huwag naman po sana. Iligtas niyo po kami ng anak ko. Umiiyak na dalangin ni Amanda. Pinahinto niya ang kabayo. Unsure if there was really a sound that came out from her throat, she closed her eyes. Kung kailan hihinto sa pagtakbo ang kabayo at kung saan siya dadalhin ay hindi niya alam. May pakiramdam siyang nahihilo siya at tila kumikirot ang kaliwang balikat niya. She opened her eyes only to be terrified even more. Umaagos ang dugo sa manggas ng puting polo niya. May sugat siya. Tinamaan siya ng kung sino man ang bumaril na yon sa kanya. At kung sino man yon ay tangka siyang patayin. Agad ang realisasyon sa nanlalabong isip. Hindi siya tangkang harangin noong una ng dahil sa pera. Gusto siyang patayin ang humarang sa kanya. Mrs. Alegre! Sa nahihilo niyang kaisipan ay narinig niya ang tumatawag na yon na lalo lamang nagpadagdag sa takot niya. Naririnig niya rin ang mga yabag ng mga kabayong humahabol at papalapit. Amanda! She was losing consciousness slowly. Sa sama-samang takot at sa sugat na hindi niya matiyak kung saan siya tinamaan. Pero malinaw ang tinig na yon ni Dominic. Humigpit ang hawak niya sa leeg ng kabayo. Kahit na alam niyang unti-unti na siyang pinapanawan ng lakas. Amanda, please hold on! Sigaw ng kanyang asawa. Ilang metro pa ang layo mula sa kanya. Kasunod ang dalawang mga lalaking nakakabayo rin. Amanda, please don't fall! Dominic shouted in terrified voice. At sa kauna-una pagkakataon, ay hinapit ng latigo ang kabayong sinasakyan upang makahabol bago mahulog at mapahamak ang asawa. Ang huling namalayan ni Amanda ay ang tila bakal na kamay na dumaklot sa baywang niya. Dad? Karen? Usal ni Amanda nang magmulat siya ng mga mata. Nasa harapan niya ang ama at ang madrasta. Kumusta ka na, iha? Wika pa ng papa niya na hinawakan ang kamay niya. Nasaan ako? Iniikot niya ang paningin sa loob ng silid na puro puti ang pintura at nahuhulaan na niyang nasa ospital siya. Nasa ospital ka, Amanda. Wika ni Karen na naupo sa gilid ng kama at hinahaplos ang tiyan niya ng marahan. You're going to be fine. Baby ko? Mabilis niyang niyuko at kinapa ang tiyan. She's as strong as her mother. Nakatawang sagot ng kanyang papa. At may palagay akong ilang buwan lang ang pagitan niyo ni Karen. At 2 sanggol agad na nakatokang alagaan ko. Anak katapo. Whew! Excited na ako. Masayang wika ng daddy niya. What happened, Dad? Seryosong tanong ni Amanda sa ama. Nasaan si Dominic? Kinakausap ang doktor mo. Tiniyak niyang may uuwi ka ngayong araw na to. You've been here since yesterday afternoon. Binigyan ka ng tranquilizer para na rin sa'yo at sa bata. Tiniyak ng mga doktor na okay kayong pareho. Kagabi pa kami nandito, Amanda. Wika ni Karen na hinihimas ang sariling tiyan.
Sa rancho kami natulog matapos tiyakin ng doktor na ligtas ka at ang dinadala mo. Dominic stayed with you. Ngayong umaga ka lang iniwan nang dumating kami. Dinaman niya ang nakabandage na balikat. Bahagyang kumikirot yun. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Orlando sa pagkakatitig sa balikat niya. Not fatal. Pero kung hindi ka umikot pabalik, malamang na masama ang tama mo. Yun ang sabi ng dalawang sundalong nakasunod sa iyo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Sundalo? Bago pa nakasagot si Orlando, bumukas ang pinto at sumungaw si Dominic. So, nagkamali na pala ang pasyente. Tinitigan niya ang asawa. Kasing dilim na mga balbas na unti-unting tumutubo sa pisngit baba nito ang mukha ng kanyang asawa. Babalik na kami sa Maynila ngayon, iha. Wika ni Orlando sa anak. Inabot ni Amanda ang kamay ng ama. Dad, couldn't you stay? Kayo ni Karen, please. Sinulyapan niya ang madrasta. They'll be back next week, Amanda. Wika ni Dominic sa formal na tinig. I promised them a grand vacation. Ngumiti si Orlando at yumuko at hinagkan sa noong anak. Sumunod si Karen na bumulong. Your husband wants you for himself for a few days, honey. Ilang segundo nang nakalabas ang mag-asaway, nasa pinto pa rin ang mga mata ni Amanda. Tumikim si Dominic na dahilan para mapatingin siya sa asawa. Inilagay mong sarili mo at ang dinadala mo sa kapahamakan dahil hindi mo mahintay ang pag-uwi ko. Wika ni Dominic sa matigas na tinig. Umiwas siya ng tingin. She felt like crying. Tila sa nangyari para bang ginusto niyang mapahamak siya. Why would anyone want me dead? She asked wearily. Wala siyang alam na nagagalit sa kanya para gusto siyang saktan. Yan ba ang unang tanong mo sa confrontation na binabalak mo? Sandali niyang sinulya pa ng asawa. His eyes dark and intent on her. I don't know where to start. Kahit saan, he snapped. Sasagutin ko ang lahat. She swallowed painfully. Alright. Gusto kong malaman ang tungkol kay Rachel. Yes, she whispered. Huminga ng malalim si Dominic at minasahe ang sariling batok. I met Rachel at the university when I took a crash course on agriculture. Isa siya sa mga professors doon. I was almost 24. She was 2 years older. She was beautiful and smart. We got along so well, though marriage was far from my mind. But when she suggested that we marry, hindi ako tumanggi. Sa kasal nila, inanyayahan ni Dominic si Tita Linda at si Ryan dahil ang mag-ina na lamang ang mga kamag-anak niyang natitira. Dumalo ang dalawa. Si Tita Linda ay mapalad na ang mangiti while Ryan was busy flirting with his new wife. Isang linggo matapos ang kasal ay inuwi ni Dominic sa rancho si Rachel. Nagpakita ito ng entusiasm sa unang dalawang linggo mula nang dumating sila. Subalit hindi nagtagal ay kinausap nito si Dominic. Naiinip ako rito, Dominic. Wika nito. Gusto kong bumalik sa trabaho ko sa university. Sa kondo tayo tumira at umuwi tayo rito tuwing weekends. Narito ang trabaho ko, Rachel. Paliwanag ng lalaki. Alam mo ang dahilan kung bakit kumuha ako ng madali ang kurso sa agrikultura dahil sa buko rin ito ni Papa. Maraming bagay na maaaring mapagkalibangan dito kung gugustuhin mo lang. Itinaas ni Rachel ang dalawang kamay. Hindi kita naiintindihan, Dominic. Kung gagamitin mo ang natapos mo bilang enhinyero, ay magandang trabaho ang naghihintay sa iyo sa Maynila. Hindi yang nagpuputik lagi ang kamay at paa mo sa kapirasong lupang ito at itong bahay na to. Nilingan nito ang kabahayan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan padagdagan mo pa ng silid sa itaas gayong tayo lang namang dalawa at ang katulong. And who will appreciate this house in this middle of nowhere? Sa mga ganong pagtatalo ay tinatalikuran ni Dominic si Rachel. Maliban kay Celine ay walang kasundo si Rachel sa bahay na yun. Sinikap nitong sirain sa paningin ni Dominic si Nanay Senyang. Subalit hindi ito pinapansin ng lalaki. Si Nanay Senyang ang siyang tumayong magulang ko nang mamatay si Papa at Mama, Rachel. Bakit hindi mo matutunang tanggapin hindi katulong ang trato ko sa kanya? Paliwanag ni Dominic sa asawa. Dahil katulong lamang siyang talaga. Dapat ay sundin niya mga nais kong gawing pagbabago sa kusina. Yun ang teritoryo niya. Ipaubaya mo na sa kanya yun.
Nagpupuyo sa inis na tinalikuran nito ang lalaki at ibinagsak ang pinto. Sa loob ng sumunod na buwan ay paulit-ulit ang gayong eksena sa kanilang dalawa. Apat na buwang halos ikabaliw ni Raquel ang pananatili sa bukid nang dumalaw si Ryan. Wala bang pinsan ko? Tumirik ang mga mata ng babae. Nasa putikan as usual. Mabuti naman at nadalaw mo ako, Ryan. Mababaliw akong rito kasama ang matandang kusinera at mga manok at kabayo. Isang halakhak ang pinakawalan ni Ryan. Then turn me around, sweetie. Malambing na wika ni Ryan. Gabi na nang dumating si Dominic at paalis na si Ryan. Nagulat pa siya nang malamang umaga pa lang ay naroon na ang pinsan at naipasyal na sa dagat ng asawa. Hindi na muling dumalaw pa si Ryan, subalit kinakitaan ni Dominic na kakaibang sigla ang asawa. Bihira na lang itong mabugnot. Isang araw sa loob ng isang linggo'y lumuluwas ito ng Maynila. Karaniwan na ay upang mamili na kung ano-ano at dumalaw sa mga kaibigan. Sa kondominium ito nagpapalipas ng gabi at sa kinabukasan na uuwi. May magandang balita ako sa iyo. Malambing na sabi ni Raquel. Minsang nasa silid sila. Anong balita? Matabang niyang sabi. Anyway, ano yun? I'm pregnant. Anunsyo ng babae. May ilang sandaling nakatitig dito si Dominic na hindi nagsasalita. O ano, hindi ka ba natutuwa? Paano mong nalaman? Tanong niya. May tuwang humaplo sa dibdib. Yun ang dahilan kaya nasa Maynila ako kahapon. Nagpatingin ako sa OB-GYNE. Positive. At yumapos ito sa asawa. At gusto ko sanang i-schedule ang pagluwas uli sa Maynila para mamili ng mga maternity dresses, Dominic. Sure, sasamahan kita. Kumawala ang babae. May iwan mong bukid. Bakit naman hindi? Sabihin mo lang kung kailan. Wika pa ni Dominic. Si Raquel ho, nanay Senyang. Isang hapong dumating galing sa bukid si Dominic. Nasa itaas, ihahanda ko na ba ang hapunan, Dominic? Mamaya na ho. Titingnan ko lang ho itong mga dokumento at titulo ng lupa ng kanugdog na bukid natin. Ipinagbibili sa akin. Pakihatiran ho ako ng kape sa study. Tuloy-tuloy siya sa loob ng silid. Naupo sa mesa at pinag-aaralan ang diropsil ng kapirasong lupa. Abala siyang nakayupo sa mga dokumento nang mapako ang mga mata niya sa ilaw sa telepono. Nangangahulugang yung ginagamit ni Raquel ang linya sa silid nila. Wala sa loob na pinindot ni Dominic ang button upang marinig kung sino ang kausap ng asawa. I miss you, honey. Kailan ba tayo magkikita uli? Wika ng tinik sa kabilang linya na pamilyar sa kanya. Sasamahan ako ni Dominic bukas pagluwas, Ryan. Paano ba yan? Wika naman ni Raquel. Luluwas din ako. Gawan mo ng paraang magkita tayo sa labas. Kinakabahan ako, Ryan. Paano kung malaman ni Dominic ang ginagawa natin? Parang gusto ko nang tapusin to, Ryan. Hindi mo gagawin yun, Raquel. Banayad na wika ni Ryan. Isa pa'y ano naman ang dapat mong ikatakot. Narito ako. Let's be practical, lover boy. Kailangan ko ang salapi ni Dominic. At kung kaligayahan ang pag-uusapan, hindi ko mapipintasan ang pinsan mo. Hindi ko nga lang matiyak kung anong nangyari at natukso akong pumatol sa'yo. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Ryan. Masarap ang tinapay na kinakain ng patago, Raquel. At hindi niya malalaman hanggat nag-iingat tayo. Kaya wag mo nang ipilit na dito kayo sa Maynila maninirahan. Sa nanginginig na laman ay ini-off ni Dominic ang button. Ikinuyom ng mahigpit ang mga kamao. Pag-angat niya ng mga matay, mukha ni Nanay Senyang ang nabungaran niya. Nakatayo sa may pinto at hawak ang tasa ng mainit na kape. Kung gaano ito katagal doon ay hindi niya alam. Marahas siyang tumayo at humakbang patungo sa bintana at tinanaw ang labas. Ibinaba ng matandang babae sa mesa ang kape at ilang sandaling tinitigan ang nag-iigting na likod ng anak-anakan. Hindi ako nakikialam, Dominic. Banayad nitong sabi. Pero gusto kong sabihin, huwag ka sanang gumawa ng bagay na mahirap ng itama at pagsisisihan mo ng labis sa bandang huli. Nang maramdaman ni Dominic ang marahang paglapat ng pinto, ay bumalik ito sa mesa at dumayal sa Maynila. Buddy, I need your help. Anytime, friend. Ang kabilang linya. Kaibigang matalik ni Dominic sa university. Ano ang iniutos mo sa kaibigan mo?
Tanong ni Amanda na nagpabalik sa realidad ng isip niya. Ano ang inutos mo sa kaibigan mo? Si Amanda na hindi mapigil ang curiosity sa tinig. Kasabay nun ay ang matinding panlulumo at shock sa ginawang kataksilan ni Ryan sa pinsan. Gayun din ng asawa ni Dominic na si Raquel. Patuyang umiti si Dominic. Pinasok niya ang kondo ko kinabukasan ng umaga at naglagay ng video cam sa silid ko. Oh my God! Bulalas niya. And what happened next? Sinabi ko sa kanyang mag-file ako ng annulment. Hindi mo magagawa yan! Pahisteriyang sigaw ni Raquel. Tatanggalin ko ang batang to Dominic! Banta ni Raquel. Wala kang katibayang hindi mo to anak! Sandaling hindi kumibos si Dominic. Totoo ang sinabi nito. Paano kung anak niya ang bata? Maaating ba niyang ipalaglag ni Raquel yun? At kahit na ba hindi siya ang ama ng dinadala nito, kaya rin ba niyang dalhin sa konsensya ang gagawin ni Raquel kung sakali? Tuso ka, Raquel! Naniningkit ang mga matang wika niya. Pero huwag kang mag-alala. Matagal ang proseso ng annulment. Karaniwan inaabot ng taon. May papanganak mo na ang bata at malalaman ko kung anak ko nga. Pansamantalay umalis ka muna sa bahay na to at bumalik sa trabaho mo. Wala kang makukuha sa akin kahit na isang sentimo. Malupit na wika ni Dominic sa babae. No, you can't do this. Hindi ako basta makakabalik sa trabaho ko. Anong sasabihin ko sa kanila? That's your own problem. Inisip mo sana ang consequence bago mo ginawa kataksilan yun ni Ryan. Inakit ako ng pinsan mo. Katwiran nito. Sinamantala niya ang boredom ko rito sa bahay. Nang magpakasal tayo, pareho tayong walang pagtingin sa isa't isa, Raquel. Pareho nating alam yan. Pero inisip ko na dahil pareho na tayong nasa hustong gulang, parehong edukado at magandang pananaw sa buhay, magiging matagumpay ang pagsasama natin. And soon love will grow. But I made a mistake. Because I hated it here. Sigaw nito. Kasalanan mo dahil dito mo gusto manirahan sa walang kakwenta-kwentong lugar na to. Umiiling na lumabas ng silid si Dominic. How did she die? Wika ni Amanda nang hindi na nagkwekwento si Dominic. Nakatanaw ito sa labas ng bintana ng hospital. Nagpunta siya sa hindi sanay na kumadrona at nagpa siyang ipalaglag ang bata para parusahan ako. Ginawa ni Raquel yun, kaya naging dahilan yun ang pagkawala din niya. Napapikit si Amanda. Hindi niya kayang isipin ang ginawa at sinapit ni Raquel. Believe me, Amanda. Hindi ko gusto ang ginawa ni Raquel. Maraming gabi kong inisip kung sa akin ang buhay na nasa sinapupunan niya. Eh, hindi mo kasalanan ang nangyari, Dominic. She brought it upon herself. Yeah. Tumango ang lalaki. At si Celine, wala siyang alam sa totoong nangyari. Puro kasinungalingan ang sinasabi sa kanya ni Raquel upang pagtakpan ng sarili. Hindi pa rin lumingon si Dominic at nanatiling nakatanaw sa bintana. Sa silid ba natin? Doon lumingon si Dominic. No. Ipinagdagdag ko ang dalawang magkarugtong na silid na yun na nakaharap sa mga bundok nang sabihin ni Raquel na nagdadalang tao siya. The adjacent room was intended as nursery. Hindi nagkaroon ng pagkakataong magamit ang mga silid na yun. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa inyo. Matagal na yun. He snapped. Hindi ko pinanghihinayangan ang pagsasamang sa simula pa lang ni Malina. And again, I made the same mistake. Bigla'y tila may patalim na itinusok sa dibdib ni Amanda. Gusto niyang magpanik. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo sinabi sa akin nagdadalang tao ka? Galit na wika ni Dominic. I would have told you about it. Her hands were tightly clasped together. Ang mga mata niya'y hindi humiwalay sa asawa. He was tall and dark and as savagely attractive as any young woman dream husband would be. I just didn't have the chance. Sure. Kaya kong hintayin kung kailan mo sasabihin sa akin dinadala mo ang anak ko, Amanda. Tila humihiwa ang tinig nito. Pero bakit kailangan mauna pang malaman ni Celine na nagdadalang tao ka kaysa sa akin? Mahinang wika pa ni Dominic. She told you? Narito siya kahapon habang hinihintay ko ang paglabas mo sa operating room. Minutes after, kinumpirma ng doktor ang kalagayan mo. Eh, hindi ko sinabi sa kanya. She tried to control her sobs.
Nakita niya ako nagduduwal sa banyo. Nang araw na ako ang maghahatid ng perol sa kamalig. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko gustong inumin ang tranquilizer na ibinibigay mo. At bakit hindi mo sinabi sa akin sa araw na yon. Ang sama ng loob niya ay nahalinhan ng galit. Tumingin siya rito. Anong gusto mong gawin ko? Somebody tried to kill me. And it was a sheer chance na nakatakas ako. At bago pa yon ay hindi mininsang sinabi sa akin ni Celine na pag nagsawa ka sa akin, ay ipapaanal mo rin ang kasal natin at babalik ka sa kanya. Bagaman ang mga sinabi niya tungkol sa inyo ni Raquel, alam ko na ngayon ang katotohanan. At naniwala ka sa kanya? I don't know what to believe anymore. Wika ni Amanda na nanghihina. Naupo si Dominic sa tabi ng kama at hinawakan ang mukha niya at pinatingin siya sa mga mata nito. Kung ganun, paniwalaan mong sasabihin ko, hindi ako babalik kay Celine dahil hindi naman ako nanggaling sa kanya. She has been there for as long as I can remember, ready and willing, pero hindi ko siya gusto. Ikaw ang pinakasalan ko dahil ikaw ang gusto ko sa kabila ng hindi ako nakakatiyak na magiging maligaya ka rito sa rancho. O huwag mo akong itulad kay Raquel dahil wala akong problema sa rancho. I like it there, agap ni Amanda sa mataas na tinig. Ikaw ang pinakasalan ko dahil ikaw ang gusto kong mag-ina ng mga anak ko. Patuloy ni Dominic na tila hindi siya nagsalita. But as I see it, the woman I married and wanted seemed reluctant to have my child. Hindi totoo yan, protesta ni Amanda. How could you think that? Bakit hindi ko iisipin yun? Gayong itinatago mo sa akin ang kalagayan mo. At muntik ka pang mapahamak. Hindi ka marahil maligayang taglay mo sa sinapupunan mo ang anak ko. Ang mga sinasabi ng sekretarya mo ang nagpapadama ng insecurity sa akin. At mananagot sa akin ang Celine na yan. At nagkakamali ka, Dominic. How could I not want to have the baby of the man I love so much? Sa galit niya ay hindi na niya namalayan ang sinabi. Ilang sandali siyang tinitigan ni Dominic bago tumaas ang isang sulok ng bibig sa pagngiti. Darling, I miss those tempers. Alam mo ba yun? He said softly. May palagay akong gusto kitang galitin sa susunod na mga araw ng buhay natin. Para lang marinig ko na mahal mo ako. Nanlaki ang mga mata niya. Sinabi ko ba yun? Yun lang ang gusto kong marinig mula sa'yo, Mrs. Alegre. Ang mga salitang mahal mo ako. Nakangiti na ngayon na wika ni Dominic. Marahang humaplos ang daliri nito sa pisngi niya. At hindi binabawi yun. Yumuko ito at banayad siyang hinagkan sa mga labi. I love you, Amanda. Bulong nito sa mga labi niya. You do? Naguguluhang tinitigan niya ang asawa. Why do you think I was so set on marrying you? Ginawa ko ang lahat upang bawiin ka kay Ryan. Dominic, mahal na mahal din kita. Hindi na napigilan ni Amanda na yakapin ang kanyang asawa. Ilang sandali pa silang nagyakap nang biglang may naalala si Amanda. Do you really love me, Dominic? Talaga ba? He laughed softly. I guess I fell in love with you when I first saw you more than a year ago. A year ago? Kumawala siya mula rito. Alright, umpisa natin sa araw na lumipat ka sa bahay sa Angeles. Nagsalubong ang mga kilay ni Amanda subalit hindi nagsalita. I was there. Isinara ko ang transaksyon sa pagbebenta ng kapirasong lupa at bahay ng mga magulang ko roon. I finally decided na hindi na ako babalik sa lugar na yon. I've watched you from a distance. Habang isa-isa mong inilalabas sa kotse mo ang mga gamit mo. Gusto kitang lapitan at kausapin. Nakita marahil ni Ryan ang interes kong lapitan at kausapin ka. Kaya inunahan niya ako. He introduced himself politely at tinulungan niya akong mag-ayos sa mga gamit ko ng araw na yon. Wika ni Amanda. Yes, ang tagal kong nag-isip kung hahayaan kita sa kanya. At nang muli kitang titigan ay masaya ka ng nakipagtawanan. Kaya nagpasya akong bumalik na agad sa Maynila. Besides, I thought you were too young for me. Duwag ka pala. Nakangiting tudyo niya sa asawa. I had you in the end though. Seryosong sagot nito. Honestly, hindi ko inaasahang mananatili sa dibdib ko ang paghanga sa'yo. It was almost a year. Tinawagan ako ni Ryan upang ipagyabang na pakakasal na kayo. And out of curiosity, bumalik ako ng Angeles. And when I saw you again,
The attraction between us was so strong. It shook me. At nang sabi mo sa akin na inosente at wala pang nangyayari sa inyo ni Ryan, dun ko napag-isipan na ipaglaban ko ang pagmamahal ko sa iyo. Lalo na at ramdam ko na parehas tayong attracted sa isa't isa. And I know Ryan didn't love you. You never allowed him to go all the way. And you became a challenge for him. Yun ang sinasabi niya sa mga barkada niya. Pero pakakasal kami dapat. Yeah, yun lamang ang pases para maangkin ka niya. Though I doubted it, kung matutuloy talaga ang kasal na yun. Tia Linda will never allow it. Si Maury ang gusto niya para kay Ryan. Umiling si Dominic. No, she was too obsessed by his son para pakawalan si Ryan sa kahit na sinong babae. For her, no woman is good enough. Ginawa niyang dahilan si Maureen para sirain ng loob mo. Wika pa ni Dominic. Sinadya rin ni Ryan na maagaw sa akin si Maureen. Sa udyok din ni Tita Linda. Hindi dahil gusto niya si Maureen para sa anak niya. But to spite me, minahal ko din siya noon. Nang magsasalita sana si Amanda, ay idinampi ni Dominic ang daliri nito sa labi ng asawa. That was a long time ago, Amanda. There's no need to be jealous. I'm not the same person now than I was then. Napabuntong hininga si Amanda. Hindi niya maiwasang manibugho. Noong gabi ng welcoming party, tama bang hula ang magkasama si Maureen at Ryan? Tanong ni Amanda. Nagkibit na mga balikat si Dominic. Muling nagtanong si Amanda. Bakit ganun na lang ang galit ni Mrs. Elizalde sa'yo? Huminga ng malalim si Dominic bago nagsalita. Tindera lang ng Tita Linda ang mama sa Divisoria, Amanda. Si Tita Linda ang unang nakilala ng papa at umasang liligawan siya nito. Pero ang mama ang ginusto at pinakasalan ng papa. Hindi nakuhang patawarin ni Tita Linda ang dalawa dahil doon. Siguro dahil ang lalaking na pang-asawa rin nito ay hindi naging mabuting asawa at ama. At ang lahat ng kabiguan niya isinisi kay mama. Dahil sabi niya, inagaw ng mama ang papa mula sa kanya. That's cruel. She hated us. Nang mamatay ang mga magulang ko, nasalin sa akin ang pagkasuklam niya. Ginagap nito ang mga palad niya at dinala sa dibdib. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung nagkataong may masamang nangyari sa'yo. Talking about it, why would anyone want me dead, Dominic? Naguguluhan na tanong ni Amanda. Kalimutan mo na yon. He commanded harshly. Nahuli na ng mga sundalo ang nagtangkang humarang at bumaril sa'yo. Paano? Nang araw na umalis ka upang puntahan ako sa kamalig, kasunod mo ang mga sundalo. Isa sa kanan mo at isa sa hulihan. Sila ang sumusunod sa akin? Yes, at ang isa'y nasa bungad ng rancho. Inaabangan ng kriminal. Ibinigay ko ang description ng taong huhulihin nila kung sakali. Kaya lamang nakalusot dahil nakasuot ito ng damit panlalaki. Nanlaki ang mga mata niya. Babae ang kriminal? Si Celine ba? Natawa si Dominic. Masamang tao si Celine, oo. Pero kahit kailan hindi nun kayang pumaslang kahit lango pa yan, Amanda. Ano ang ibig mong sabihin? Paano mong nalamang babae ang kriminal? Naalala mo? Nang minsan mong itanong sa akin kung may kilala kong tao ang pabango ay tulad o kahawig ng ilang-ilang ang amoy? Wala sa loob siyang tumango. At sabi mo, pamilyar sa iyo ang halimuyak na yon. Muli siyang tumango. Magdamag kong pinag-isipan ang bagay na yon. Kinabukasan ay agad ako nakipag-usap kay Teniente Del Mundo. Napasinghap si Amanda nang pumasok sa isip kung sino ang may-ari ng pabango. Oh my God, Dominic! Hindi siya makapaniwala sa nalaman niya. Alam niyang masamang tao si Mrs. Elizalde. Pero hindi niya inaasahan na kaya nitong manakit o pumaslang ng tao dahil lamang sa ayaw niya sa anak nito. Tama ka, Amanda. Si Tita Linda ang mastermind ng lahat. Siya ang nais pumaslang sa'yo. Sinubaybayan niya ang lahat ng galaw mo dito sa farm. May tao siyang binabayaran para manmanan ka. Pero huwag mo nang isipin yun dahil hinding-hindi kanya magagalaw pa, pati ang anak natin. Aalagaan ko kayo ng baby natin. Dahil kayo ang buhay ko ngayon, Han. Muli ay dinampian ni Dominic ng masuyong halik. Ang labi ni Amanda at buong puso naman itong tinugon ng asawa. Makalipas ang ilang buwan. Mula sa veranda ay natatawang pinanonood ni Amanda si Orlando na nasa hardin sa ibaba
at hindi malaman kung alin sa dalawang umiiyak na sanggol ang kakargahin at patatahanin. Ang apo o ang bunsong anak na matanda lang ng ilang buwan sa apo. Tila kay layo na ng panahon nang muntik na siyang mapatay ni Mrs. Elizalde. The woman was sick. Ipinasok ito ni Dominic sa psychiatric ward sa mental. Si Ryan naman ay binigyan ni Dominic ng sapat na salapi upang mangibang bansa kasama ang banta na ipakukulong sa sandaling makita itong tumuntong man lang sa alingbayang malapit sa rancho. And Ryan was only too glad to go abroad. At si Celine naman ay tuluyan nang pinaalis sa farm dahil sa ginawa nitong kasinungalingan. And Dominic, who never ceased to be her hero, is a loving husband and father. Wala na siyang mahihiling pa. Dahil napaka-responsableng asawa at ama ng kanyang pinakamamahal na asawa. Natatarantang dadihan, wika ni Dominic na ibinaba ang salamin sa ibabaw ng pinag-aaralang blueprint ng isang proposed rest house sa tabing dagat. Kunin mo na ang anak mo. Ko, hayaan niyo na ang ama niyo at kunwari lang niyang natataranta. Nakangiti na wika ni Karen na naglabas ng maiinom sa mag-asawa. Napangiti na lamang ang mag-asawa habang masayang nilapitan ang kanilang anak na pinangalanan nilang Prince Liam dahil ito ang nagsisilbing prinsipe ng buhay nilang mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong Marriage Trap to the Billionaire. Sana po ay muli niyo akong samahan sa mga series story na nais kong ihandog sa inyo. Maraming salamat po.